welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, this is going to be another helpful and very informative video dahil tuturuan ko kayo kung paano mag-post sa beach. Yes, you heard that right. Dahil summer na naman guys at I'm sure marami kayong mga beach trips, ganyan. And of course, gustong-gusto natin maganda yung mga pictures natin sa Instagram. Yan, alam natin lahat yan. Naghanap ako ng mga poses ko, mga beach photos ko on my Instagram page. And then, pinaghalo-halo ko silang lahat. And binigyan ko sila ng post name. Okay guys, hindi ako magaling magbigay ng pangalan ng post. So, pagpasensyahan nyo na. So there you go guys, if you want to learn some beach poses, just keep on watching. Okay, ayan, simulan na natin. So I will just move a little bit to my left. Ayan, para yung pictures dito ko ipapakita. Ayan. So, ginawad ko siya ng PowerPoint, guys. As in, medyo in-effortan ko siya. And so far, may 22 slides tayo. So, bali may 22 poses tayo for today. Wow. Social. Pero yung iba naman, parang same post lang, may variations lang, ganun. So, first post is ang nasisilaw ako post. Ayan. So, ewan ko, ang hilig kong mag-post na parang nasisilaw ako na kinakover ko yung eyes ko or something, madrama, ganyan. So, for this post, meron tayong tatlong variations. We have the nakahiga, nakaupo, and nakatayo. So, first, unahin natin yung nakahiga. So, ayan, here sa mga pictures ko dito, meron akong nasa falls. Ayan, meron akong nasa beach, as in like sa sand. Ayan. Tapos, meron din akong nasa bangka. I mean, dalawang photos to. Yung isa nasa bangka na side view. Ito yon. And yung isa nasa bangka na top view. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, nasisilaw ako pose. It's just, you know, simply putting your hand and covering your eyes, ganyan. Kasi nasisilaw ka, besh. Masyadong malakas yung tirik ng araw. Ganun. Ganun lang. Sobrang emote pose. Pwede isang kamay, pwedeng dalawang kamay na ganyan. Ayan, bahala na kayo. So, next is, nasisilaw ako pose, nakaupo. First photo is super far, na parang may sinisilip ako, ganun. Parang, kayo ba yan? Ganun. So, next is yung sa stairs. Parang ganun lang. Parang, ay, nasisilaw ako. Don't take pictures of me. Ganun. last is, same lang with the second one. Parang ganun lang yun. Pero mas nakikita yung face. Like, more shadow on the face from the hand. And last is, nasisilaw ako post nakatayo. Ayan, pwedeng front view. Parang yung picture na to, front view. Or pwedeng side view. Yan, na nakataas yung ano. Tapos parang hawak niya yung parang panty nyo. Pwedeng ganun din post, okay? Maraming variations, guys. So, marami kayong pagpipilian sa nasisilaw ako post na to. So, next post is pagod na ako sa life post. Sorry, guys. Sobrang talagang random ng mga pangalan ng post kasi wala na talaga ako maisip. So, first photo is sa swimming pool to eh. Parang infinity pool siya. So, ayan. You can pose. Like, taas nyo yung dalawang kamay nyo. Tapos fold nyo yung knees nyo. Ganyan. Parang, pagod na ako sa life. I just wanna chill. Ganun. Tapos, next photo is pwede kayong mag side view. So, side view. Pero top view yung shot. So, ayan. Pwede naka-fold yung isang kamay mo na ganyan. And legs mo medyo naka-fold siya as you can see in this photo. And next is pwedeng super side view. And ito pwedeng nakadapa or pwedeng nakahilata. So, ito nakadapa ako dito. Tapos, yung last is this one is like a sexier version. Ganun. Yung isa, almost similar siya dun sa first one. Pero this one kasi medyo top view yung pagkakakuha ng photo. So, ayan. You just now put your hands up. Tapos, make sure na iangat nyo yung ano nyo, yung back nyo para magkaroon ng curve. Next pose is back view, huwag titingin sa camera pose. Sobrang literal lang nito. As in, basta back view mo, tapos hindi ka titingin sa camera. First is, ayan, medyo 3/4 yung view mo, tapos tingin ka lang sa taas. Ganun. Siyempre, make sure na butt out, besh, para maganda yung curve ng likod mo. And yung next is, hindi ka nakatingin sa taas, nakatingin ka naman sa side. Ayan, para mas makita yung profile ng mukha mo. Gusto yung para akala mo expert ako, you know. Guys, sinishare ko lang talaga yung mga, you know, beach photos ko. Para naman may idea kayo, no, kung anong magiging post nyo sa next beach trip ninyo. Next picture is, wala, as in literal nakatalikod lang ako. Ayan, nakatalikod lang ako, parang may hinahanap akong something. Pero, make sure na kung ganito yung mga pictures nyo, syempre dapat interesting yung background ninyo. Kasi, syempre, hindi kita yung mukha nyo. So, since maganda naman yung background ko kasi maraming mga coconut trees, ayan.
And maganda yung swimsuit. Ganyan lang. Pakita lang ng mga tattoo. Ganyan. And yung last is, ito very aesthetic siya. Kasi may mga shadow-shadow siya. Ganun. Pag may mga nakita kayong mga ganyan-ganyan sa beach bash, ayan, opportunity na yan. Take photos. So, may variation pala itong back view, wag titingin sa camera pose. Of course, nakaupo tayo sa mga pictures na pinakita ko kanina, di ba? So, this time, nakatayo naman tayo. Sabi ko nga kanina, ito, yung picture na to, since naka-back view lang talaga ako, as in, hindi ako nakatingin and all, make sure na maganda yung background nyo, which is, yes, ang ganda nga ng background. Kalangaman Island po yan. Sobrang ganda doon. Since sobrang white sand, blue waters. I love it. Ito, sa next photo naman, nakasakay ako sa bangka. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ko dito, pero ayan, nakasmile ako, nakatingin sa malayo. Okay naman yung pose na yan. Pag gusto mo nyo lang ipakita yung pinaghirapan nyo sa kaka-squats ninyo, yung booty ninyo, ayan, good pose yan. Next pose is the fierce luhod pose. As in, very literal to. Fierce luhod na pose. So, first photo is this one. Ito nasa Iloilo ako nito. Gigantes Island, I think. Luhod ka lang, besh. Hawak ka sa harap and likod mo and tingin sa camera. Para kang mga white castle na mga model. Ganun. Fierce lang. Walang ngingiti. Ganun. Galit sa mundo. Ganun. Tapos yung next, this one is Boracay to. Pose mo as in literal na nakaluhod ka. Tapos hawak ka konti sa... Ewan ko, ba't ang dami kong picture na nakahawak sa panty? Ewan. Hawak ka sa panty, pero hindi ka titingin sa camera, besh. Parang fierce. Parang candid. Di ko alam, may pinipicturan pala ako. Ganun. May dami kong explanation. Gusto niyo yan? Okay, next pose is the tawa lang ng tawa pose. So, minsan kasi, mahilig akong pag wala na akong maisip na pose, tatawa na lang ako. Para kunyari, happy. Well, happy naman kasi talaga ako, you know. Pero, parang mas nakikita mo yung genuine happiness. So, this first photo is also from Boracay. Actually, pwede rin to sa luhod pose. Pero ito, tawa luhod pose. So, yan, luhod ka lang, tawa-tawa. Kunyari, nagugulo yung buhok mo. So, ha! Laugh-laugh lang na gano'n. Next photo, this one is in Calaguas. Yung photographer ninyo nasa baba. So, pataas yung pag-take niya ng picture. So, kayo, titin lang sa baba. Tawa-tawa lang, ganyan. And next, this one is from Pagudpud. Upo lang kayo, play with your hair, tawa-tawa, gano'n. Next is, this one is in La Union. Pose lang, tawa lang, ganyan. And this last one is in Calaguas also. Yeah, oo nga pala. Tapos yan, kunyari naglalakad ka, tapos tumatawa ka, tapos hinahawakan mo yung shades mo, gano'n. Dami pala pwedeng pose, no? Next is the top view pose. So, this first one is also Boracay. So, yan, pwede kayo magdala ng props na usong-uso yung ano eh, yung circle na parang towel na ano, something. Nakalimutan ko na yung tawag ko sa yun. Ang gamit ko lang dito is balabal. Sobrang mahilig akong bumili ng mga balabal na ganyan pag pumupunta ako sa ibang lugar kasi pag nag-hike ako, nagagamit ko yan. And also yan, pag nasa beach, di ba, pwede mo siyang gawing mat, ganyan, hihigaan mo lang, chill-chill lang kayo. This one is in Sumilon Island, Cebu. Sobrang, guys, ang ganda ng tubig doon. Ito kasi parang may hagdan. Hagdan ba yan? Hindi, parang may ramp. Parang may ramp siya na kahoy-kahoy. So, nakahawak lang ako doon. Tapos, yung photographer, nakatayo siya doon sa mga kahoy-kahoy na yan. Doon niya tinik. So, top view siya. And itong next one is Cebu Rento. Maghanap kayo ng mga pwede nyo upuan. And of course, magdala rin kayo ng mga props like buko. Very popular props yan sa mga beach photos. Speaking of, dito rin sa next photo ko, this is Siargao. Si Miguel nag-take ng photo na to eh. So, umakyat siya sa parang kahoy, tapos nag-take siya ng photo. So, yeah, buko. Kanyari, top view lang, besh. Kanyari, upu-upu lang. Yan. Next pose is the salvavida pose. So, kailangan mo ng salvavida, besh. So, tong first photo, dinala ko talaga tong salvavida na to sa Caliraya Lake to eh. Talagang dinala ko siya for prop. So, kung gusto nyo ng mga extra, you know, ganap in your photos, kailangan nyo ng extra effort. So, ayan, magdala kayo ng mga salvavida. Tong next one is sa Iloilo rin to. And itong salvavida na to, andyan na yan nun. So, hiniram ko lang at ayan, nag-pose lang ako. So, yan, pwedeng cross legs, pwedeng nakahiga kayo. Ayan, maraming poses ang pwedeng gawin sa salvavida pose. Ito siguro yung isa sa mga pinaka-favorite kong poses kasi gustong-gusto ko pinapakita yung booty ko kasi yun yung meron ako. Wala akong,
hindi ako biniyayaan sa harap, guys. Sa likod ako biniyayaan. So, I call this the booty tooch pose. Talikod ka lang, tapos flex your glutes, and tingin sa camera. Ganon, ganon lang. So, etong first photo is Happy Beach, Cebu. Ayan, pwedeng pa-demure lang kayo. Parang wala lang. Parang caught in the act lang kayo na parang, ay, andiyan ka pala. Ganon. This next photo is from Boracay. Init na init yung itsura ko dito, besh. Sobrang init din kasi talaga. So, parang medyo fierce yung look ko dyan. Parang, ano ba? What are you looking at? Ganon. This one is in Calaguas. So, ito parang walking ang peg ko dito. Parang booty touch pero walking ako, besh. And the last one, this one is from La Union. This one is laughing naman, happy. I-fold yung knees nyo, put your hand up, para kunyari, ayusin nyo yung shades nyo, ganyan, tas tawa-tawa lang kayo. Ganon, besh. Next is the Akyat sa Puno pose. Kung hindi nyo pa ito nagagawa, hindi kayo legit Instagrammer. Char. Pero parang ito yung sobrang uso na post ngayong summer na to. Even last summer. Kasi actually last summer pa to eh. Last year pa to. So yan, akyat ka lang sa puno, besh. This first photo, actually both photos are from Pagudpud pero magkaibang angle lang. So this first photo, kung ayaw nyo nang umakyat ng sobrang bonggang taas, magganto na lang kayong post. Akyat lang kayo konti, tapos yung view is sa baba. Para yun, kuha-kuha yung down-down dyan. Ganun. Or if you're more adventurous at kaya nyo namang umakyat, gawin nyo tong pose na to. And maghanap kayo ng mga coconut trees na medyo paslant, besh, para maakyat nyo siya at makaupo kayo. Next is, eto meron din tayong variations yung pose na to. Taas kamay pose. So may single, isang kamay lang. And meron tayong double. Diba? Just may pag-isipan ko to. So taas kamay pose, single. This one is in Iloilo. Nasa bangka ako nito. So, pwede kayong pumunta dun sa side-side ng bangka. Taas kayo ng kamay, besh, para alam mo yon. Kunyari, thrill seeker kayo, ganun, adventurous ang peg. Hindi natatakot mahulog sa bangka. Ganun. So, yung next naman is Happy Beach. Ito yung Happy Beach. Wala, dun ka lang sa gilid. Pa-cute ka lang. Wala kang magawang pose. So, itaas mo na lang isang kamay mo. Ganun. Actually, wala na talaga akong maisip na pose dyan. Kaya ganyan yung ginawa ko. Next is taas kamay pose double. So, dalawang kamay ang itataas mo, beshi cake. This first photo is sa fall. Siyempre, para tayong oblation, ganun. Parang, I'm one with the nature. Feel na feel mo dapat, ganyan. Next photo is from La Union. So, may surfboard sa likod. So, I'm having fun, besh. Pwedeng naka-peace sign, pwedeng hindi ka naka-peace sign. Bahala ka. Kanya-kanyang trip yan. Nasa bangka na naman tayo, besh, at nag- Ewan ko ba, buwis buhay post na naman ng ate mo. Nakataas pa ang kamay. Di ko alam kung paano ako nag-balance dito sa totoo lang. Pero buti kinaya ko. Feeling ko siguro mga after 2 seconds nahulog na ako nito eh. Kasi ang tinatayuan ko lang is ganyang kanipis na kahoy, besh. At medyo maalog-alog pa yan dahil sa alon. Pero kinaya ko naman. Last is a photo from Pagudpud. Kasi sobrang daming coconut trees. Parang peace sign, besh. Ang gaganda ng coconut trees dito. Ganon. Ganun yung post ko dyan. So, next post is ang sakit ng ulo ko post. So, I'm sure hindi lang ako na gumagawa ng post na to. I'm sure pati kayo ginawa nyo na rin. Yung iba, masakit ang ulo ko na masaya ako gaya sa picture na to. This is in Phuket, Thailand. Parang masakit na yung ulo ko, besh. Smile lang ako. This next one is Siargao. Ito naman parang, ang sakit na ng ulo ko. Parang ay gusto ko na umuwi. Ganun na. Parang bitchesa na. Ayoko na. And also, this next one parang pwede na ba akong matulog? Parang ang sakit na talaga ng ulo ko. Hindi ko na kaya. Ano lang yan, besh? Aura-aura lang. Pwedeng fierce, pwedeng masaya. Ewan ko kung masaya ka ba na masakit yung ulo mo. Depende sa'yo. So, next is pose with the dahon. So, kung wala ka nang maisip na props, besh, gawin mong props ang dahon. So, this first pose is, you know, very dramatic, very silhouette, very Instagrammable, ganyan. So, taas-taas ka lang ng kamay, parang feel the wind, feel the breeze of the ocean, ganyan. Yan ang peg ko dyan. And feel the sunlight. As you can see, parang may sunlight dyan. And this next photo is, wala lang, nag-pose lang ako talaga sa may mga dahon-dahon. Touch-touch lang ganyan. Parang Adan at Eva ang peg. Ewan ko ba? May isip ko dyan. Next is pose with the doggo. So, kung dog person ka like me, bet mo tong mga pictures na to dahil ang daming peach doggos and I love them. They're super nice, super sweet. So, lagi ako may picture with dogs. So, this one is in Siargao, Naked Island. Sobrang cute ng aso nila doon. Super, super, super lambing pa. And super photogenic. And this one is in Phuket, Thailand. Medyo ishnabi siyang kanilang doggo. Pero okay lang naman. Nagpapahawak naman siya. So, at least. Next pose is the Anino pose. As in, silhouette pose.
So, as in silhouette lang, guys, against the light, sunset, ganyan. So, this first photo is from, I think, Batangas. You can just, you know, tabi-tabi ka lang sa tree, pose-pose lang na ganyan. This next photo is sa bangka na naman to, besh, at sunset. So, buwis buhay pose na naman to. So, show your curves. Side view ka, butt out, ganyan. And this last pose is a sunset photo also. And ayan, kung marunong kayong mag-cartwheel, guys, or kung anumang mga pose-pose ang kaya nyo, ayan, do it. And next is the tiger look pose. Bakit ba siya tiger look pose? Since sobrang naka-fierce look lang ako sa mga to. And wala masyadong ganap. Like, stiff lang ako and tiger look. So, this first photo is by my friend, Vince Canlapan. Very, 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 very talented. A graphic artist and photographer. So, pinitsura niya ako ganyan. Siya rin nagsabi sa akin na ganyan daw yung pose ko and all that. May pahangin pa ng hair. So, this next one is... Saan na nga ba to? Boracay ba to? Hindi, Batangas, Calaguas. Hindi ko na maalala, guys. Pero, ayan, as in, wala, nakatayo lang ako. And just fierce look with my messy hair. Also, this one from Cebu. Ayan, fierce look, beshi. And the last one is Batangas ata to. And pwedeng may paghawak sa hair, ganyan. Fierce lang, beshi cake. So, next pose is under the sea pose. Kung may marunong kayong mag-swimming-swimming, make sure may GoPro kayo, guys, ha, para makatake kayo ng mga pictures na ganito. So, yan, feeling mermaid ka lang, ganyan, take photos under the water. Ito, this is in Kalangaman. Sobrang ganda talaga dito, guys. Sobrang clear ng water, kaya ganyan. And this second one is Cebu. Sayang hindi ganun kaganda yung corals sa area na yan kasi nahirapan kami mag-take ng super clear na photos. And last but not the least, ito yung Ayos Buhok pose. And nagkataon na waterfalls yung mga pictures ko dito. So, ito, first photo is from Mount 387, yung first hike namin ni Miguel. Ito yun. So, yan, side view ko lang, besh. And then, you know, I'm just gonna fix my hair like this. Tapos, syempre, butt out, stomach in, besh, para maganda yung form ng ating katawan. And next is Kawasan Falls. Sobrang ganda dito, guys. As you can see, sobrang ganda ng kulay ng tubig. Wow. So, ayan, ginagawa ko na naman yung Ayos Buhok pose. Pero dito, parang tinatay ko yung hair ko into a bun or something. So, there you go, guys. Those are my, you know, summer beach poses na pwede nyo rin gawin sa mga beach trips ninyo or, you know, waterfalls trips, swimming sa pool trip, kahit anong trip pa yan at nakabikini kayo. Ito yung mga pose na pwede ninyong gawin. And, you know, if you also have poses na you want to share with our viewers, you can just comment below. And, of course, if you have any questions, guys, alam nyo na yan, comment below, sasagutin natin yan. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And, of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching, guys. Till my next vlog. Bye!